invest in strong cooperatives. Kagabi po ay ano no, ay guest ko si Miss Trans Global 2020 si Mela Habijan, at ang sabi ko po sa kanya ay magpamiyembro siya sa kooperatiba sa kanila diyan sa malapit sa Marikina. So maganda 'yon kasi ang mga malalakas na kooperatiba ay nakakapagbigay ng magandang return. So ipakita ko lang po sa inyo no, this has been a comparison of my stock exchange and cooperative investment in the past 16 years. So kung makikita po ninyo, yung aking co-op investment ay 6.77 million siya, no? Comparing 1 million pesos yung nilagay natin na investment in 2005. Tapos 3.57 million lang yung stock market. Marami kasi ang attracted sa stock market dahil social itong pakinggan. Pero actually, mas malaki ang kinikita ko sa cooperatives, no? So, kung ako po sa inyo, naku, dyan sa Sarangani, sa General Santos, parati po kasi, ako kasi dyan eh, sa Jensen, may office po kami dyan before. Hanggang ngayon meron naman, hindi lang ako makapunta. So you can go to Tagum Cooperative, Panabo Multipurpose Cooperative, Bansalan Cooperative, in Kidapawan, there's Mediatrix Cooperative, magaganda po yung mga yan, no? So you can take a look at all of this. FICO, MSUIIT, these are very good cooperatives. Yun, no? So ang pagpipili po tayo ng mga kooperatiba, piliin natin yung at least 10 years na in existence, mayroon silang sariling headquarters, at mayroong score na 85 co-op pesos. Okay? Sa co-op time deposit, mataas po yung interest rate natin na makukuha dyan, tax-free po ito, pero alalahanin po natin na wala itong insurance. Kaya kailangan talaga yung strong co-ops yung ating pipiliin. So yung mga nabanggit ko kanina, ay pwede ninyong imbestigahan, ano? At balikan ninyo, I'm sure meron naman po ito sa Facebook Live, so pwede ninyong balikan yung video. So kapag co-op share capital naman po, mataas ang dividend na makukuha natin, tax-free din, pero usually non-withdrawable siya. Kapag aalis ka na lang sa membership ng co-op, saka mo siya makukuha, kaya mag-ingat po tayo sa pagkuha noon, no? And then, ang lifetime deposit na assured yung ating capital doon, we can have potential losses dito sa co-op share capital because yung dividend na ibibigay nila ay base kung meron bang kita yung co-op or wala. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan, o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.